Sup mga ka-fam, at welcome ulit sa isa na namang episode ng Share Ko Lang. So ayun na nga mga ka-fam, marahil isa ka sa nakakompleto na ng requirements sa YouTube para makapag-apply ng monetization. Congrats sa'yo! So tama lang na click mo yung video na to dahil ituturo ko sa'yo kung paano mag-apply ng step by step at bibigyan din kita ng konting tips para mas malaki ang chance sa ma-approve ang channel mo. Okay, pero bago yan, mga ka-fam, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Baka naman pwede mong i-click yung pula dyan, ha, at mag-subscribe ka. Ayan, thank you. So, tutok lang, mga ka-fam, at ito ang aking simpleng tutorial kung paano pag-a-apply ng monetization sa YouTube. Okay, so mga ka-fam, bago ko ipakita sa inyo ang pag-a-apply ng monetization, bigyan ko muna kayo ng ilang tips para mas malaki ang chance na ma-approve ang inyong application. So number one tip natin mga ka-fam, kailangan pong merong description ang ating channel. Tungkol ba saan ang channel mo? Okay, so example lang ito, ilagyan lang dito ng personal / work / lifestyle. Okay, pwede kang gumawa ng sarili mong description. Okay, kung tungkol saan ang channel mo. Okay, yan ang ating tip number one. Okay, number two tip natin mga ka-farm, hangga't maaari, wala tayong restrictions. Okay, number one, kailangan wala kang CPR strikes. Napakahalaga nun kasi hindi ka rin ma-approve kung meron kang strike. And then, secondly, kailangan at least, hanggat kaya mo, dapat wala kang CPR claim. Okay? Malalaman nyo yan later kung bakit kailangan wala kang CPR claim. Okay? As nakikita nyo dyan, wala siyang restriction, malinis sa mga videos. So, okay na okay yan. Yan ang ating tip number 2. Okay, next natin mga ka-fam, next tip natin, ito. Isa rin ito sa mahalagang dapat gawin sa ating mga channel. Yung tinatawag nating metadata. Ano nga ba ang metadata? Ito yung mga information, okay, mga impormasyon tungkol sa in-upload mong content o video. Okay, so halimbawa niyan, ito yung tamang title. Ayan. Okay, hindi pwedeng date lang kasi marami rin ako nakikita date lang ang nilalagay. Hindi po tama yun. Lagyan niyo po ng tamang title, yung naaayon po sa in-upload nyong content. Next is yung description. Opo, maglagay po tayo ng description. Kahit konti lang, tungkol ba saan ang content na yan. Okay, pwedeng ilagay nyo kung saang lugar yan. Basta lagyan nyo po ng description or patungkol sa naaayon sa video. Okay, importante po yan. Then next, isa rin to sa mahalaga, huwag kakalimutan yung ating audience. Kailangan po, bago kayo mag-apply, lahat ng content nyo nakaset sa No, It's Not Made for Kids. Pag meron po dyan content na nakaset sa Made for Kids or hindi nakaset, ay sigurado pong hindi ma-approve yan. Okay? And lastly po, kailangan nyo rin pong piliin ang tamang category. Saan ba nabibilang ang video mo? Marami kayong pagpipilian dyan. Tungkol ba ito sa autos and vehicles or gaming? So, pipiliin nyo lang po yung pinaka-eksakto or pinaka-malapit kung saan nabibilang ang video mo. So, sa video na to nakalagay dito people and vlogs. Okay? So, yan po yung ating mga tips bago mag-apply ng ating monetization para sa ating YouTube. Sana makatulong. So, proceed na po tayo sa ating pag-a-apply. So, ayan na mga ka-fam, simulan na natin. So, para makapagsimula na tayo, pumunta po tayo sa ating channel under monetization tab. Okay? Makikita nyo na dyan yung ating tinatawag na requirements. Kung mapapansin nyo, kompleto na. Meron na siyang more than 1,000 subscribers. Meron na siyang more than 4,000 public watch hours. Okay? Active ang kanyang two-step verification. At zero ang kanyang active community guideline strikes. Ngayon, mga ka-fam, kung ang isa dito ay hindi green check,
hindi po lilitaw itong apply now. Tandaan yan ha. So, kailangan may green check lahat yung apat na yan. Okay? So, simulan na natin. Okay mga ka-farm, i-click ko na ngayon ang apply now. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong 3 steps. Okay? Step 1, step 2, step 3. Okay, so sundan nyo na lang. I-click ko na ngayon ang step 1, start tayo. Ayan. So, sa step 1, nandito yung ating tinatawag na terms. Basahin nyo na lang po at intindihin, ha? Sa pinakababa, lagyan nyo lang po ng check yung mga box dyan. Then, accept terms. Kung mapapansin nyo po, magbabago na ang step 1. Depende sa bilis ng net nyo, kailangan mag-done yan. So, tulad ng net ko ngayon, ayun, nag-done na siya. So, tapos na tayo sa step number 1. So, step 2 naman tayo. So, mga ka-farm, dito sa step 2, ito na yung ililipat na tayo sa Google AdSense. So, kung hindi nyo pa nalalaman, lahat po ng may YouTube account na monetize, merong Google AdSense account. So, samahin nyo ako, i-fill up natin to. So, i-click natin yung start. Sagutin ang ating mga tanong dito. You will be redirected to AdSense to complete this step. Do you have an existing AdSense account? Siyempre, bago ka, diba? So, wala. No, I don't have an existing. So, pag-click mo yung continue, i-redirect ka po sa website mismo ng AdSense. Ngayon, pipiliin mo dyan yung pinaka-Gmail ng main account mo sa YouTube. So, sa akin, ito yon. Piliin ko lang yan. Hintayin lang natin, especially kung mabagal lang net mo. Okay, so ito na, Google AdSense sign up. So kung mapapansin mo dito sa your website, mga ka-fam, ito na mismo yung link ng YouTube channel mo. So wala ka nang gagalawin dyan sa unang part. Then, sa second part tayo, optional to, nasa sayo. Kung gusto mong lagyan ito ng box, yes or no. So, sa akin, lalagyan ko ng yes. Send me customized help and performance suggestion. Makakatulong yan sa'yo. Next tayo, select your country or territory. Siyempre, Pilipinas kong mahal, mga ka-fam. Hanapin ang Philippines. Filipino tayo, di ba? Okay. So, pagkatapos mong piliin yung territory or country, meron dyan, nagtatagalog na si AdSense. Basahin ang mga tuntunin ng serbisyo ng Google AdSense. Ayan, pakibasa na lang po at unawain ang mga nakasulat dyan. Pag natapos mo na yan, pwede mo nang lagyan ng checkbox yung yes, I have read and accept the agreement. Ayan. So, i-create account mo na. Okay, hintayin lang natin. Magre-redirect na yan sa mismong AdSense account mo. Okay? Depende yan sa bilis ng net mo ha, kasi sa akin medyo mabagal ngayon. Okay, so ito na, nakikita nyo na customer information. Pilapan natin yan. Okay mga ka-fam, dito na tayo sa customer information. Sa account type po, mga ka-fam, piliin nyo po individual. Ayan, nakita nyo, nilagay ko na individual. Then dito sa name and address, okay. Sa name po, mga ka-fam, kailangan po nating ilagay yung tamang name natin. Ha? Huwag po tayong gumamit ng alias or ng screen name. Hanggat maaari, sundin po natin yung nakalagay sa ating birth certificate or sa ating government ID. Okay, importante po yan. Official po kasi ito. Hindi po ito, ano lang, simpleng social media lang. Ha? Official po ito. Kikita po tayo dito. So, kailangan tama po ang mga impormasyon. So, yung address natin, kompletuhin yan. Okay? Then, isa to, importante, yung postal code, mga ka-fam. Kung hindi nyo alam ang postal code ng lugar nyo, kasi hindi na uso ang sulat, diba? So, i-search nyo lang po sa Google. Tulad nito, nag-search ako, Quezon City, Katipunan, ayan po ang postal code. So, hanapin nyo lang yan sa Google. Ngayon, kung taga Manila ka po, hindi mo na kailangan lagyan tong province. Kasi nga, diba, Manila ka. Pero kung taga-probinsya ka, piliin mo lang yan sa listahan ang probinsya mo. Nandyan po lahat ang mga probinsya sa Pilipinas. Okay? Then pag okay na, i-click mo lang yung submit. Okay mga ka-fam, so pagka-click ko po ng submit, tayo lang natin at madadirect na tayo sa YouTube. Okay?
Kalagay dyan, redirecting you to YouTube. We're redirecting you to YouTube where you can continue your setup and start using AdSense. Okay. Ayan. So, makikita nyo mga ka-fam, yung step 2, nakalagay dyan, in progress na. So, usually, inaabot yan ng 12 to 24 hours bago matapos sa step 2. Okay? Ngayon, pag natapos na sa step 2, automatic na po siyang lilipat sa step 3, kay YouTube naman. So, sa YouTube na po ang magre-review ng mga contents mo, tulad ng mga tips na binigay ko sa inyo kanina, kung papasaba sa kanyang panlasa or hindi. So, normally, inaabot po ng ilang days ang pag-a-approve ni YouTube. Oo. Lately lang, meron tayong isang kaibigan, inabot po siya ng 10 days, okay, bago na-approve. So, depende po yan, hindi pare-parehas. The time na nag-apply ako, inabot lang ako ng, 3 or 4 days. So, depende yan. Hindi ko alam kung ilang araw yung eksakto. Depende ko yung YouTube yan, okay? So, abang-abang na lang tayo sa ating email. Malalaman natin kung tayo ay approve or hindi. So, for now, good luck. Sana ma-approve ang ating application. Update ko ulit kayo pag na-receive ko yung email galing kay YouTube. Okay? So, thank you and good luck. So, ito na nga mga ka-fam ang ating update. After 3 working days lang ha, ayan na po ang ating email. Congratulations na kaagad. Ibig sabihin, approved na po ang channel na yan. So, ganun lang po ang gawin natin mga ka-fam. Sundin lang natin yung mga tips ko at makakatulong sa'yo yan. Okay? So, congratulations and good luck sa pagiging YouTuber mo. I-push mo lang yan. At sigurado, kikita ka kagaya ng iba. Okay? So, please like this video and share kung may mga kaibigan kayo. At yun, kita-kits po tayo sa YouTube world. Thanks for watching. God bless.